Yon mga idol, matapos ngang umalis ng dalawang big man ng Lakers, inaasahan natin na mapapalitan sila agad. Hindi naman nagtagal at nakakuha na nga ng isang big man ang Lakers sa katauhan ni Mark Gasol. Siya pala ay dati ng taga Lakers. Pero paano nangyari yon? Tara at ating silipin yan mga idol. Silipin na rin natin ang tungkol kay Markieff Morris dahil isa na din siyang nagbabalik Lakers. Silipin natin yan mga idol pagkatapos nito. Kumpirmado na nga mga idol, papel na lamang ang inihintay para pirmahan ni Mark Gasol ang kontrata sa Los Angeles Lakers. Nasabi natin sa dating video natin na sigurado na tayo na may nilulutong trade sa kanya at sa Lakers. Nauna na nga si Wesley Matthews at ngayon si Mark Gasol. Si Mark Gasol ang kukumpleto sa lineup ng Lakers bilang center position. Matatandaan na wala ng legit center ngayon ng Lakers matapos ngang mawala ni Dwight Howard at mapunta sa Philadelphia 76ers. At ngayon naman sumunod si JaVale McGee, papunta na siya sa Cleveland Cavaliers. Pero huwag mag-alala mga idol, kumpirmado na nga ang balita, si Mark Gasol ay papunta na sa Los Angeles Lakers at magsusuot ng purple and gold uniform. Pinaplansya na lamang ang mga maliliit na detalye sa kanyang kontrata. Si Mark Gasol ay parang nagbabalik Lakers din. Dahil ang Los Angeles Lakers din ang kumuha sa kanya sa NBA draft way back 2007 bilang second round 48 overall. Subalit ipinagpalit siya sa kapatid niya kay Pau Gasol sa Memphis Grizzlies way back February 2008. Ang 3-times All-Star at NBA champion ay nasasabik din sa kanyang pagbabalik sa Lakers. Now mga idol, sa nakikita ko sa posisyon ni Mark Gasol sa Lakers, ay maaari siyang gawing starting center o maaari rin naman gawin siyang off the bench player na pamalit kay Sixth Man of the Year Montrezl Harrell. Kapag small ball lineup ang kalaban, malamang si Montrezl Harrell ang gawing starting five. Pero kapag big man naman ang kalaban, diyan mo maasahan si Mark Gasol na nagmula sa bansang Spain. Nag-average siya ng 7.5 points per game, 6.3 rebound per game, 3.3 assist per game at 43% sa field. At may outside threat din siya at nag-average ng 38.5 sa 3-point line. Yan din ang ipinagkaiba niya sa dalawang dating center ng Lakers. Bukod sa big man na siya ay may tira din siya sa labas na parang si Anthony Davis. Isa pang kumpirmado mga idol, nagbabalik sa Lakers ang kanilang forward na si Markieff Morris. Ang Los Angeles Lakers ay nagkasundo na sa forward na si Markieff Morris. Kagaya ng kay Mark Gasol, ang kontrata ni Morris ay pinaplansya na rin. Si Morris ay nag-average ng 5.3 points, 3.2 rebound, 14.2 minutes per game. Siya naman ay 42% mula sa 3-point line. At halos nakakadalawang 3 points siya kada laro. Ngayon mga idol, ang patunay na buo na ang lineup ng Lakers. Hindi naman kaila sa lahat na ang Lakers ay nag-improve sa kanilang front court rotation. Mula nang makuha nila ang point guard na si Dennis Schroeder, naka-jackpot kay Montrezl Harrell at ngayon nasulot si Mark Gasol. Hindi naman maikakila na kaya napapirma nila ulit ang kanilang dating player. Ay nagpakita ito ng magagandang bagay last season. Kaya until now, nasa Lakers pa sila. Yung mga idol, ang update natin sa Lakers. Until now, aabangan pa rin natin ang kanilang next moves. Kung meron pa silang mga binabalak na sulutin. Kung kayo ang tatanungin, tama na ba ang lineup ng Lakers? O mayroon pa silang hinihintay? May sikreto pa kaya silang niluluto? I-commento mo agad yan sa ibaba at aking pong babasahin yan sa isa. At pakilike na ang video para sa suporta. Pakisubscribe na at hit the bell for more basketball update. At announcement po lamang, 3 days namin kinokontak ang nanalo sa ating giveaway. Kapag hindi sila sumagot o nag-reply, ay bubunot ulit tayo ng mananalo sa ating giveaway. Marami pong salamat.